magulang, syempre gusto natin lagi tayong present sa big events sa buhay ng mga anak natin. Pero dapat hindi rin natin ma-miss ang simple moments with our kids who are, well, just being kids. Minsan lang kasi sila bata, kaya tayo mga magulang, wag nang magpaka-KJ. Sabayan na natin at enjoyin ang pagkabata nila. Yan ang center ng MSG topic natin ngayon. Okay. Ito muna, ilan taon ng mga anak? Akin, 12. Nalagimding na. Nalagimding na. Eh, sa akin, bata-bata pa, 25. Tsaka, oh my God, tsaka magka-29. May mga trabaho yan. Oo. Baka may apa ka na. Wala pa na. Wala pa na. Wala pa. Pa. Oh my God. Yung pinaka-bagets na lola ko sakali. Oo nga. Sana mag-muna. Mars. Mars, ano, 12, 10, and 9. Okay. Ako, 7. Okay. As a parent, ano yung ginagawa ninyo or ginawa ninyo para sabayan yung pagka-bagets ng mga anak ninyo? Well, actually, ako hanggang ngayon, ginagawa pa rin naman namin. Kasi ang maganda lang with my kids, they're still unattached, wala pang may asawa, so they're just working. And parang ano pa, talagang ini-enjoy pa rin nila yung family life. Mm-hmm. Hindi pa sila yung parang may sarili na silang mga diskarte sa buhay nila. So, what we do, we love to eat out. We love food, mga foodies kami. Okay. And we love to travel. So, yung bonding namin. Kahit dito lang sa Philippines or kahit saan lang, but, or minsan we go out of the country also. Uh-oh. Pero yun yung mga talagang bonding namin. At yung mga weekend getaways, yung weekend na pa siya. Tama. Yes, yun yun. Well, yung akin naman kasi, yung daughter ko kasi mahilig siya sa beach. Oo, so kapag ka talagang may time kami, talagang kailangan pumunta kami sa beach. Kasi, pero ikaw hindi masyado? Nung bata-bata ako, oo, gustong-gusto ko. Na talagang every weekend, gusto kong pumunta sa beach. Yung, di ba, yung pagka dating mo na kailangan, maliligo ka na, magpapatang ka na. Correct! Bilad-bilad so, na. Ko, yun ang gusto. It's either swimming pool or kailangan siyang pumunta ng beach. Okay. And then kahit na ilang oras na siya dun sa tubig, okay na. No? Oo, kahit nayayain mo kumain, ayaw na. Basta nandun busy na siya sa dog. Favorite niya. Ay, ay, mga zodiac sign niya. Aquarius. Oh, kaya! May tubig kaya. Na. Then, may kinalaman daw pa si Lisa. Aquarius siya. Water sign siya. Oh, fun! Ikaw, Mars, kayo ni Nathan? Si Nathan kasi, nandun siya sa stage na very playful talaga siya. Mm-hmm. So, lahat ng mga laro na gusto niya, pinapatulan ko naman talaga. So, nandyan yung meron siyang app na kakanta ka. Mm-hmm. Tapos maglalaban kayo ng kanta. So, nagsishare kami ng earphones. Oh, ano ka, singer in the making. Oo, yan mga ganyan. Tapos ngayon, he loves to draw. So, sometimes kapag medyo nahihirapan siya, Mommy, can you guide me? Mm-hmm. Bilang hindi naman ako marunong mag-drawing. Pero siguro, mas mataas na yung level ko sa kanya. So, pasang bilib na bilib sa akin. Yung mga sarap sa mga idol na si Mommy. Pero sinoblob ko na kung etros. Pinagkagayahan kasi kami. Ang galing niya kasi mag-YouTube. Minsan naman nagbe-Beyblade kami. Yes. Maglalaban kami ng Beyblade. Tapos meron siya tuturo sa akin, ito yung pinakamalakas. Secret lang natin to. Oh. So, ito yung mga malalakas namin. Ito yung mga mahihina. Tapos kaliwete kami pareho. So, ang Beyblade ng kaliwete, iba pala sa pangkado. Oh my God! Gosh, kasi yung pangatak mo. Tapos ang ano namin, shoebox lang kasi wala kami nung dome. So sa shoebox lang kami, yung mga ganun ba, yung mga little things like that, sinasakyan ko talaga yung trip niya kasi wala siyang kalaro. Oh, lalo naman. Na sa iyo, boy, di ba? Oh. And para sa mga anak natin, yung pag if we enjoy the things that they like or they love, it means so much to them. Yung appreciation nila talaga. Totoo naman. Ikaw, Mars, anong activity siya ng girls? Yung mga girls kasi mahilig mag-arts and crafts. Hindi ko rin siya hilig, Mars. Pero dahil sa Handy Mars. Dahil sa Handy Mars, marami ako natututunan. Misa, inuwi ko talaga. Tapos bilib na bilib din sila. Eh, yung goal namin ni Camille, kailangan bilib lang yung mga anak ko. So, pag may activity dito, mabibilib sila sa atin. Pabida tayo pag uwi. So, yun yung mga bet actually. Tama, yung mga YouTube and stuff. Usually, hindi ko masyado bet. Tsaka hindi rin kasi ako masyado magaling. So, one time, gumawa sila ng sarili nilang clay na pwedeng i-bake din. So, nagagawa siya. Tapos, Mama, do you want to make your own? Tapos ako, I'm not so good. Tapos, gumawa lang ako ng croissant. My Mama, you're so good! Ang appreciative nila. Dun sa time na na-spend mo with them. And also because they don't see me being creative all the time, yes. Them, siguro nagulat din siya, ay, kaya din
pala siya niya. Pero alam niyo, i-enjoy niyo na talagang idol kayo ng mga anak niyo. Dahil pag lumaki na rin na, ayun naman yung, ma, ano ba? Ganyan. Kasi like yung mga, yung kids ko ngayon, by the way, Nathan din yung anak ko. Pero yung boy or? Boy and girl, Nathan and Nadine. So sila naman yung ngayon, yung pag sa computer or ano, syempre medyo hindi naman ako ganun kabihasa, di ba? Parang, ma, ano ba? Ganito lang yan. It's so simple. Duh! Mga ganun pa. Sa kanila napakadali, di ba? Pagdating sa computer, sa ating internet. Tapos, makikita mo yung mga 7, 5 years old na mga bata kung makaano sa mga computer. Ang bibilis. Parang sabi ko, ano yun? Secretary ko. Ganun. Kaya iba talaga, pag bata sila, idol. Idol nila yung mami. Pag ano na sila naman yung parang, ano ba to? Ang slow ni mami. Napo-frustrate na tama kung take advantage nga of those moments.